Okay po, good evening. Ito po ay part 3. Sabi ko sa isip ko, bukas na lang talaga ako gagawa ng video, hindi ngayong gabi, pero nananalangin na ako, matutulog na ako, nakahiga na ako, pero I really feel the Holy Spirit na hindi niya talaga ako patutulugin pag hindi ko ginawa yung video na ito, kasi pang buong mundo po ito eh. Hindi po ito basta-bastang mga katotohanan na nadadampot lang dyan sa tabi-tabi nga, or just a hearsay ba na ano lang ang naririnig nyo. Ito po kasi talaga ay direktat po talaga ng mga wisdom and knowledge about the divine wealth for humanitarian. Kung ano ba talaga yan, bakit sa dami-dami mga foundations na nangangako pero hindi po talaga nangyayari na magkaroon sila ng distribution of the wealth, kasi parang imagination na lang yun, illusion na lang po yun ng mga umaangkin na claimant sila, may mga bankers sila, may mga hawak silang kayamanan, at yung iba talaga kumakalkal pa. Alam niyo po ba itong katotohanan na ito? Mas marami pong information akong nakukuha direct from the Divine Wealth for Humanity ruler, hindi lang po kay Daddy Eduardo Miranda as the sole signatory of the Divine Wealth for Humanity, na siya po ay white spiritual wonder boy na siya po talagang kinikilala. Okay po, ang mayroon po akong sasabihin dito sa video na wala pong alam si Daddy na ito na po pala talaga ang nangyayari sa aking kaalaman, pero hindi ko po binabanggit sa kanya, hindi ko rin po sa kanya sinasabi, kasi po direct din po kasi ako may nalalaman sa mga informations na nagiging kaibigan ko pa sila, naging na-encounter ko talaga sila sa tunay na buhay as a friends. Okay po, at sa mga connection sa mga leadership, wala po ako ditong babanggitin, basta general lang po ito, universal, tungkol po sa Divine Wealth for Humanity, kung bakit po, ano ang nangyayari sa sobrang dami-dami mga foundations. Ilang years na po, wala pa yung COVID, ay isa na po ako sa leader na well-oriented talaga, na well-trained, kung paano po i-explain sa harapan ng stage sa madlang people na meron talagang wealth, para hindi po i-filtered ng Facebook, hindi ko na lang po babanggitin, kasi pag binanggit ko po na wala talagang ganun na wealth, wala talaga silang may pagmamayari, kasi ang sinasabi po talaga ng ruler ay ill-gotten wealth. Okay po, so sisimulan ko po ito ng bakit sa dami-daming foundations ay hanggang ngayon ay wala po natutuloy, walang na-materialize, puro na lang sila pangako, 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 mangungulikta ng pera at kung ano pang ginagawa nila. Okay po, ang Divine Wealth for Humanity kasi ay hindi lang po si Daddy Eduardo Miranda ang nag-i-explain nito, na talagang ang Divine Wealth for Humanity ay talagang merong soul signatory na natitira, remnant sa pangkabuuan sa buong mundo. Yung ruler po, wala pong kinikilala na may karapatan sa Divine Wealth for Humanity, kundi yung soul signatory na ang tinatawag nila na spiritual wonder boy. Okay po. Eh bakit ang dami-dami nilang umaangkin? Okay po, ganito ha. Ang Divine Wealth for Humanity po, ang simula po talaga yan, design na po yan, plano na po yan, piniprepared na po yan, inihanda na po yan ng Panginoong Diyos sa kaitaas-taasan, na ang bansang Pilipinas, the holy nation, ang banal na bansa na kanyang minahal itong Pilipinas, na siyang sinasabi na may karapatan na magmamana ng Divine Wealth for Humanitarian, kaya lang na nasalisihan tayo ng pinagkakatiwalaan. So i-explain ko po na ang
Divine Will for Humanity, ito po ang makadiyos na kayamanan ng buong katauhan sa buong sanlibutan. Pero anong ginawa, anong nangyari? Kung ano-anong pinagagawa na kabalastugan at ang dami-daming senaryo, insured po, dito ko po sasabihin ang lahat na wala kayong may maasahan sa lahat ng foundation. Kasi ang foundation, ganito po kasi yan eh. Di po ba nagtayo sila ng foundation dahil sa merong Divine Wealth for Humanity na i-distribute? So yan po eh, ang reason po ng mga foundations na yan ay nagkaroon sila ng mga listing na i-report nila sa World Bank, sa Central Bank, kung saan-saan ang mga banko, pero hindi nila sinasabi sa mga tao na nare-recruit nila. Pero ito po kasi ang talagang totoo niyan. Ang isang foundation kasi, dapat kasi pag tumayo ng isang foundation, mayroong resources yan na panggagalingan. Worldwide yan, universal yan. Kung halimbawa ako tatayo ako ng foundation, hindi lang ako tatayo ng foundation, dapat may kapartner yan na pwedeng pagkukunan ng resources para ipamamahagi. Pero meron namang foundations na successful sila dahil may private sila companies na doon kukunin ang pera, ilalagay sa foundation para doon sa time na mga needs ng mga beneficiaries ay meron po silang ibibigay. Yun po ay mga private na talagang program nila yon, na ganun talaga ang buhay nila, na nagkakaroon sila ng foundations na may iba't ibang mga sponsor para yun din ang gagamitin nila sa pamamahagi. Pero sa Divine Wealth for Humanitarian, ang dami pong nagtayo ng foundations na wala po talaga silang resources. Puro imagination po. Example po, ang isang foundation na sinalinan ko, meron kasi noon na tao na may hawak, isa po siya sa ika-18 po siya na anak daw. Anak daw siya ng gumamit at nag-manage mula noon, na namatay na siya pero marami siyang naiiwan. So ito po ang example sa 18 niyang mga anak, isa po siya na yun nasalinan ko na foundation para magbigay ng mga bigas. Pero yun ay ang maganda doon ay walang kinuligtan na pera sa amin sa foundation na yun, kundi naghanap lang sa buong Pilipinas ng magiging national leaders, regional, municipality, before that is provincial, hanggang sa barangay, na pinangakuan ng bigas, ng pera, yung senior citizen, yung mga disabled, bawat buwan merong 5,000 at bigas na kaming mga leaders ay magkaroon ng sasakyan, depende kung ikaw ay national, ikaw ay regional, and then provincial or municipalities to barangay. So, in short, yung foundation na yun ay talagang ginawa yun para mamahagi ng blessings mula sa ang resources kukuha sa doon yun sa may hawak po daw siyang bankers. So, ang bankers sa explanation is may hawak siyang papel na certificate na talagang sa kanya yung ano na yun, yung bankers, at yun po ay show up sa bibinta, sa bibili ng ano na yun, certificate man yun o andyan yung certificate, kasi yun nga po yung mga certificates na yun na hawak ng lahat ng mga claimants, na umaangkin sila na sila rin ay claimants ng Divine Wealth for Humanitarian, at ang dami-dami po nila, marami po yan eh, may mga uncut dollars, meron silang mga hindi lang certificate eh, meron talaga silang mga nahahalungkat na mga ano, na mga wealth. It's because meron kasing mga nagbigay sa kanila ng mapa, knowledge na meron talaga doon sa mga lugar na yun, hanggat na nakukompute yun, meron silang mga expert na nakakatagpo, at may mga instrumento na sila ginamit para ma-detect po yung na nandoon talaga yun. So ibig sabihin, doon po yun, hindi ko na po yun i-detail ng ano yung tungkol diyan, basta
intindihin at unawain nyo na lang, for example, na may certificate at ibibenta, naghanap po yun ng buyer, mga nagkipag-transact sila. So, nangyari po yun na hindi ko pa po nakilala yung ruler. So, nag-expect po kami sa ruler, di po ba? Ay, sorry, sa foundation na yun na talagang mamaterialize na, talagang nakipag-deal na. In short, biglang nawala yung dealer ng ano na yun, yung nagbenta ng certificate ng bankers. So, in short, hindi namin nalaman sa loob ng foundation na ganun ang nangyari. Nag-expect kami, wait lang. So, lumipas ng taon, wait lang. Pati mula national, as a regional, kinukulit din ako. So, bigla ko lang nakilala yung ruler. Doon po yun, inuulit-ulit ko po yun sa mga hindi pa nakapanood ng aking video, na talagang walang wealth na ganun. So, isang tao lang ang pinagmula noon. Walang wealth, pero nakaw na wealth ay meron. At ang yun pala yun, nakausap ko na yung ruler, wala nga yun. So, at the same time, ang word niya doon ay default. It is not true. Mga liars, mga robbers, mga stealers, at mga ano ba tawag dito, mga corruptors. Yun ang term doon ng rulers. Doon naman kay Daddy Eduardo Miranda, at may word doon na default, wala na talaga. At the same time, si Daddy Miranda nag-explain po sa videos na oo nga, meron nga silang mga certificates o kung ano na yung mga papel na yun na hawak nila, napatunay na nataga magpagmana din sila, pero na default na po yun at na declassified. Yun din ang word ng sinabi sa akin ng ruler, na kung meron mang mga ganun, kasi minention ko, paano yun sir, kasi as ganun wala tayong magawa, sabi niya, kasi ano na yun default and declassified, same with the word of Daddy Eduardo Miranda. At word din ng ruler na mayroon talagang soul signatory na isa lang. Okay. So, isa lang yon, spiritual wonder boy ang binigay niya. Okay, nakilala na natin si Daddy. So, ito naman ang next na yan eh. Wala na yon, na default na yung mga certificate nila. Pero, nagpapatuloy po yung mga nagdealing, kasi may hawak talaga silang mga banker certificate eh. So, deal sila ng deal, nakakausap nila yung iba't ibang mga buyer. Ito na yon, use your common sense mga kapatid na nakikinig sa akin. Meron po, naka-scatter talagang maraming CIA sa buong Pilipinas. 5,000 or ano, hindi ko lang exactly, pero more or less ganyan. At alam ko rin po yung mga gano'n na may mga clue po ako, pero hindi ko po yung masabi dito, magsayang, mag-ano lang tayo ng oras. Ang importante kasi dito, ang i-explain ko lang, tuloy-tuloy po silang nakikipag-deal, nagkakalkal sila ng mga kayamanan, meron silang talagang wealth na hawak talaga nila, treasures. Hindi ko naman talaga nahawakan yun, hindi, kasi mga malalayo naman sila, nakikita lang yun lahat sa video na talagang meron. Ang kinalalabasan pala niyan ay halimbawa nakapag-deal sila sa ilang beses na sila napalpak, first transaction, second transaction, bigla na lang nawawala, bigla na lang naglaho. Pwede silang maglaho or naglaho yung buyer. So, hindi natin alam ang kanilang mga treasures na yon, kung ano man yung sa certificate or mga items. Alam na yun yung address, alam na lahat. Nawawala po sila, and then nawawala rin yung mga buyer. So, yung mga buyer na yun, mga kapatid, sasabihin ko na sa inyo in short, kahit marinig po ako ng CIA, kasi wala naman akong binabanggit dito na pangalan, para makaunawa kayo, kasi mismo yung CIA galit yan sa magnanakaw, kasi inaayos nga po nila yung divine wealth for humanity is really for the Filipino people, na talagang yun ay inilagak talaga ng inilagak talaga ng Diyos sa kaitas taasan na yan ay para talaga sa mga Pilipino. Okay? So,
kung ano man ang nalalaman nyo, ito po ay hindi po nakinig lang ako second hand. Hindi, direct talaga to sa ruler. So, sa aming communication ng ruler, iba yung kay daddy. Yung usapan naman ni daddy sa mga video, ano yun, very relevant talaga. Connected sila ni ng ruler, but then, ako kasi, nasa gitna lang, at hindi ako nagsusumbong ng lahat ng mga nangyayari kay daddy, hindi ko kinukwento, pero alam ko na ang bawat side sa kanila, alam nila kung saan ako doon sa gitna, sa pwede, wala kasing may makaalun sa akin eh, gitna lang talaga ako, hindi ako pwedeng sabihin sa kabila na dito na lang ako or dito sa kabila, wala, sa gitna lang talaga ako ni Daddy Eduardo Miranda at saka ng ruler. Okay, dahil nga po yung mga item na yan, may German band ka man na hawak, mga stones man yan, in-explain na po yan sa maraming video na kung sa lupa mo yung mga item na yan, huwag mo nang gagalawin yan. Hindi mo pala pwede yung halungkatin, kukunin, at ibibenta. So, merong talagang sa year, mga 2 years na ngayon, sa kasagsaga ng na sumisikat yung mga yang mga foundations na mayroong talaga silang mga wealth na secretly, hindi naman nila inaano na may foundation sila, pero meron silang mga backup na nangako na once na ma-deal in good transaction at magbayaran na, ay yun na yung gagamitin na pondo. Kagaya doon sa sinabi ko kanina sa inyo na ang foundation na yun, pag nag-transaction yun, super yaman ang buong Pilipinas kasi sobra-sobra yung bankers na yun para ipamamahagi sa buong Pilipinas. Okay? So, yun pala yun. Hindi talaga yun mangyayari dahil hindi pa po nalinis ang corruption sa buong Pilipinas. Hindi nga po pala pwedeng hawakan yung mga divine wealth ng mga politicians or kahit sino sa buong bansa. Dahil yan po talaga ay sa Diyos para sa mga mahihirap. Tapos na yung kaligayahan ng mga unang mga politiko or mga nagli-leader sa atin na ginamit nila sa kapakanan nila. So tapos na po ang araw-araw nila. Kaya nga po pinasarado yun ni Daddy Eduardo Miranda kasi open sila noon eh. Yung mga pera na ginamit sa World Bank, International Monetary Fund, mga Federal Reserve, yan po, at nagpatayo pa sila at the same time ng World Health Organization, United Nations, yan po ay lahat pala yan ay pera talaga mula sa Divine Wealth for Humanitarian kasi open pa noon. Yan lang po talaga ang wisdom kong ma-explain sa inyo. Open kasi, sa sinabi ko sa last video, na si Daddy Eduardo Miranda, sa hinubog na yan talaga siya ng Panginoon, na talagang magiging soul signatory siya, pero talagang dinaan siya sa lahat ng mapagsubok. Walang maitatago sa kanya kasi ang Holy Spirit ay nakaguide na po sa kanya yan. Sasabihin man natin, wala po tayong pakialam kung ano man yung sinasabi nyo na baka kulto kasi ganito ganon. Hindi naman yan pinag-usapan sa Divine Wealth for Humanitarian kung kulto. Pero, common sense lang natin yan kasi kahit tayo, marami tayong umaangkin na born again Christian tayo pero much more than that ay tayo pala ay mga kulto. Okay po, pag tinitingnan natin, kasi madaya talaga si Satan, pag tinitingnan natin si Daddy Eduardo Miranda del nga sa born again Christian tayo, parang inaangki natin na talaga tayo ay perfect na, tayo na talagang may connection sa Panginoon. So, nang husga na tayo ng iba't ibang mga religion, kaya nga ang sabi ni Daddy Eduardo Miranda, kalimutan mo na yung religion. Okay po, sa Divine Wealth for Humanitarian, ang atin nang ditong pinag-usapan ay ang Panginoong Diyos na may-ari ng Divine Wealth for Humanity para sa talagang mga mahirap na mga tao at mga kinawawa. Okay, so dito na tayo, dahil hindi yun talagang mamamaterialize, dahil si Daddy Eduardo nakikipaglaban sa mga kasamaan, at the same time, yung ruler dun din talaga, 1985 pa po siya nag-start,
na nakikipaglaban sa mga klase ng mga alam nyo na mga antichrist na yung divine will for humanity ay maproteksyonan din po yan. So, ang kausap ko na ruler ay meron din po silang connection sa Holy Spirit. Okay po? Si Daddy po may connection din sa Holy Spirit. So, isa lang naman ang Holy Spirit, di po ba? Kaya hindi po tayo dapat malilito. May kanya-kanya po silang gift yan. Si Daddy Eduardo nakikipaglaban sa buong Pilipinas sa lahat ng mga corruptions kasi nandito siya, nandito yung divine will, dito niya pinag-ingatan. Since na bata pa siya hanggang nasusubaybayan yan, pinakat niya na sa time na before mag yung sinasabi natin pandemic, pinasara niya na yung divine will for humanity, yung withdraw ng withdraw. So, ito namang kausap ko na ruler ay nagpo-protect din sila na hindi kahit sino lang ay pwedeng mag-withdraw at sinunod na nila yon yung ano na yon pag-close ng Central Bank, ng World Bank, I mean to say, yung International Monetary Fund at saka nag-connect na sa Swiss Bank kung saan nakatago rin yung ibang kayamanan, ibang wealth. Okay po. So, in short, balikan natin yung kayamanan na halimbawa, bankers ka, may bankers ka na hawak, hindi ka pwedeng makipag-deal. Dahil bakit? Parang ninakaw mo na yun, kayamanan ng Pilipinas yan eh, hindi ikaw ang private tao. Hindi ka pwedeng makipag-transact sa buyer kahit sabihin mo pa na naghanap ka ng private buyer. Okay, pumunta na natin kung sino ang mga nagiging buyer na kausap ng mga claimant ng mga divine will for humanitarian. Kasi po, matagal na rin po kayong pinalalahanan na maniwala kayo sa sinasabi ng ruler kay Daddy Eduardo Miranda. Ako siguro yung pangatlo na magsasabi talaga na hindi talaga kayo pwede magbenta from the ruler kasi nga yan po ay may-ari niyan ay ang Diyos. At ang Diyos ay merong soul signatory, a spiritual wonder boy na para yan talaga sa mga mahihirap. So, nakipag-connect lang naman ang ruler, controlled by the power of the Holy Spirit, nakakunig sila kay Daddy Eduardo Miranda. Siya, sila na rin yan kasi pag nagkausap, marami siyang paligid na malalaking mga ano doon eh. Dahil nalalaman nila, si Daddy kasi ano yan eh, kumbaga sa ano, pinasaranan niya yung World Bank, pinasaran niya na yung Swiss Bank, pinasaran niya na yung International Monetary Fund. Konektado kasi yan sa bawat isa eh. So, siya po ang authorized na nagpasara doon. Kaya nga po nalaman na kung hindi pa ba kayo nakaunawa at nakaintindi, bakit nga wala talagang divine wealth up to now na pinamamahagi? Kasi ang sabi ng ruler, ang divine wealth for humanitarian, walang may makapagalaw niyan. For example, yung kanina may hawak na bankers na sinasabi ko, may kayamanan man kayo, makipag-deal man kayo sa mga buyer na transaction, hindi kayo nabayaran, CIA pala yun. May masunod na naman CIA pa rin yun. Tapos sinasabi nyo kasi na may private buyer kayo, hindi yun private buyer kasi ganito nga eh. May private buyer ba kayo? Common sense na lang ha. Ang pangbayad din talaga sa inyo niyan, pagdating ng oras na sa bayaran na, kung ma-materialize yan, okay yan. Kung talagang magbubuka si Daddy, babayaran kayo. Pag hindi nagbubuka si Daddy, wala. Talagang ano kayo, nga kayo. Kasi hindi talaga bubuksan yung ano na yan, yung divine will for humanity, ay talagang wala ring ibabayad sa inyo. Sa 2% lang ang ibabayad sa inyo, hindi nyo pwedeng sabihin na yung buyer, bibigyan kayo ng 100%, 75%, 50%, or 25%. Wala nga po eh. 2% lang talaga ang mapupunta sa inyo. Kaya lang ang kulit-kulit nyo kasi. Pero, hindi rin naman talaga yun mangyayari kasi ang inaantay din ng ruler ng mga CIA na yan na nakaka-transaction nyo, walang private. Kahit kailan wala kayong kausap na private.
Nagkaroon lang kayo na kunyari hari yung makausap nyo, anak ng hari, reyna, nakikipag-deal sa inyo, mga malalaking kumpanya, pero iisa lang po yung group pa rin yun ng CIA na pinagkalat sa Pilipinas. Okay po? So, in short, wala talagang transaction up to now. Kasi halimbawa, nagka-transact kayo doon sa mga kausap nyo, mag-aantay pa rin sila kay daddy eh. Kasi kung halimbawa, ang bibili ng inyong mga kayamanan na hawak nyo ay halimbawa, Saudi, Arabo kunyari, Japanese, bibili yung England, eh yung pera naman kung... $1 billion yan ang ibabayad sa inyo eh. Saan sila kukuha ng pera na pangbayad sa inyo? Eh, sarado nga yung World Bank. Dadaan pa rin yan bank to bank eh. Di po ba lahat ng transaction na yan, World Bank yan? Eh, sarado nga po yung World Bank eh. Hindi pa rin kayo naniwala kay Daddy Eduardo Miranda. Tagal-tagal nang sinasabi. Kaya hindi na mamaterialize kayo. Isa rin ako sa biktima dahil leader ako, pero... minsan lang yun nangyari dahil nung nakausap po na yung ruler, hindi na ako nakikipag-ano dyan sa transaction na yan. Marami pa nga sa loob pa mismo ng simbahan, kinuha akong leader, pinasa ko na lang doon sa iba. Up to now, iba-iba yung sinasabi nila eh. Yung ibang mga leaders, nagtatanong yan kung saan ba galing yan, baka sa drug syndicate yan. Kasi tapos sasabihin pa, hindi ko talaga makalimutan yung foundation na church pa ang ginagamit eh. Nag-aano pa, magpe-prayer pa ng alas 5, gagawin mo yun. Pero matagal din yun. Hindi na lang ako sumali. Nung narinig ko, paulit-ulit na humihingi ng ID, picture, shashatan at kung ano-ano pa. Eh, narinig ko mismo doon na nadulas ang bunga nga sa ipapasa sa Central Bank eh. So ako, may common sense ako, bakit sa Central Bank, sabi sa church, anong kinalaman ng Central Bank dito? Kaya alam nyo po, kahit may nakikinig dito ng mga pastors, totoo, di ba mga pastors kayo, mga impostors kayo, ako pa ang inaway nyo. Dahil ako pa nga ang nag-refer sa inyo na maging leader kayo kasi babae ako, tapos ako pa inaway nyo. Pero hindi ko, don't worry, huwag kayong magagalit sa akin kasi totoo lang to. Sa harapan ng Panginoon, may accountability tayo lahat. Inaway nyo ako at talagang may mga t-shirt pa kami. Andoon yung t-shirt ko up to now, binayaran ko yon. Kung ano-ano mga pangako. So, ibig sabihin, nag-out ako kaagad doon dahil may ang bilis ng discernment ng Holy Spirit sa akin eh. So, na hindi ako sumali doon dahil sa akala ba, mayroong mga lahar na nagbebenta ng lahar sa ano, napunta Singapore. Common sense lang ah, kung pinagkatiwala sa kanyang lahar, pa ibebenta sa Singapore, at ipa-private niya yung kanyang ano, income doon, ibig sabihin corruptions pa rin yun. Mga ganyan mga story ba, pero realidad dyan ha, kasi ako, once na pakinggan ko yung tao, ganun talaga. So kung nakakarinig man kayo sa loob ng simbahan at yan ang story nyo, minsan nandoon na sa airport, pupunta na yung mga leaders, ala, pumunta na sila doon. Wala pa rin, up to December, wala pa rin, ilang years na, wala pa yung pandemic. Andyan na yan. Siguro 1 month before pandemic, pinagmamadalian kami kasi pasa kami ng ganito, pasa ng ganito, may sasakyan kami, ganito, ganon. So, hindi nagtagal talaga na ako mismo naka-discover, hindi ko pa nakausap yung ruler ng Divine Wealth for Humanity. So, ako mismo naka-discern na doon din, foundation yun ng simbahan, pero doon din kukunin yun sa Divine Wealth for Humanity. Hindi lang sila nagsasabi, okay. Ang ganda no, dami kong napagdaanan, siguro talaga sinadya ng Panginoon. Ikakat ko lang ng 30 ng ano ito, ng ano 30 minutes kasi mag another video na lang ako ngayon kasi naging pipi yung video eh pag naumapaw ng 30 minutes. So in short, kayong mga may hawak na mga divine wealth na sinasabi nyo na maklaimant kayo, may mga uncut dollar, wala talaga kayong maasahan kasi nakaw nga po yan eh. Ibinigay lang sa inyo yan, pinasa lang sa inyo yan na hindi naman talaga totoo yan. Sinunog, kaya nga pinasunog na nga yan ng ano eh,
May kopya si Daddy lahat niyan eh. Kaya nga pinasunog yan ng IMF doon sa ano, may ano pa nga, whistleblower. So hindi na natin ano yan, explain another ano na yan, explain na yan ni Daddy. So in short, walang maasahan kayo doon sa mga ano na yon, sa mga foundations, kasi wala naman approval pa rin pala ni Daddy Eduardo Miranda at saka ng Divine. Siya po kasi yung sole signatory. Pag hindi niya binuksan yung mga bangko, wala na ibabayad sa inyo. Kaya stop na po kayo. Ngayon dudugtungan ko po ito na stop na po kayo dyan, lalong-lalo po sa Mindanao. Explain ko po, kung hindi ko lang po babanggitin, may sinasabi sa akin ang ruler na nagbibenta kayo doon. Pero ito, sasabihin ko na talaga sa second video, mag part 4 na lang po tayo, tatapusin ko na po ito. Okay po? Okay, to God be the glory. Pupunta po tayo sa part 4. Thank you. To God be the glory. God bless.